Kumusta po kayo lahat? Sana po inasa mabuti po kayong kalagayan ngayong oras na ito. Ano po? Napakarami na po nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hindi na po natin alam kung ano ang ating uunahin at anong hindi. Ano po? Ayan. Babasagin ko lang po yung aking katahimikan dahil napakarami pong nagsasabi. Tumatawag, nagtetext, nagchat-chat po sa akin na ako daw po isang tanga, isang bobo, takot-tsaba, isang hayop, nagpapaloko, at nagpapagamit. Ayan. At bago po ako mag-umpisa, nais ko po munang magpasintabi, lalong-lalo na po doon sa mga bashers ni Sir Francis Leo Marcos. Yan po ay sarili niyong paniniwala. Pinaninindigan niyo po yan, wala po akong magagawa dyan. Kaya alam po, ang akin pong paniniwala ay akin paniniwala mismo. At huwag po sana tayo magbanggaan. Ano po? At ito naman pong ikukwento ko sa inyo, ang ipapakita ko po sa inyo yung mga tunay lang na nangyari at tunay na naganap. Yan. Wala po kaming personal na pagkakakilanlan ni Mr. Francis Leo Marcos. Nasubaybay ko lang po siya. Alam niyo po, humanga ako sa kanya kasi nakita ko siya na tumutulong siya pero napakayaman niya. Ako mahirap lang po ako. Ako po isang kahig isang tuka. Ako po isang no work no pay at isa lang po akong komedyante. Nag-iisip ako kung paano ko makakatulong sa aking kapwa. So ang ginawa ko po dyan, sa madaling salita, nagpatawa po ako, nagpasaya po ako sa social media. Awa naman po ng Diyos, ito ay tinanggap nila, marami nakisaya, marami nakitawa, at ang pakaramdam ko po ay nakakatulong na po ako. Kahit ako po ay isang mahirap lang. At dyan nag-umpisa ang lahat na yan. Kung paano kami nagkakilala, kung paano kami nagkatagpo, at paano kami nagtawanan. Panoorin nyo. Hanapin mo nga to. Hanapin mo to, Romy Diaz na to. Yes po. Romy Diaz Junior. Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po. Ito ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasalla, pare Koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare Koy. Pero yung sandaan ka ba? Pumunta ka dito, bibigyan kita. Nahuli mo ang kritiko, Romy Diaz. Nahuli mo! O, diba? Napakasayo nung araw na yon. Wala kang maiisip na kahit anumang problema na darating. Isipin mo, napakasaya ko po nung araw na yon. Kasi, yung araw na yon na ramdam na ramdam ko nung ibinigay na niya yung 100 sakong bigas sa akin, ramdam na ramdam ko na sa wakas, makakatulong na rin ako. Nagsama yung aking pagpapasaya at nagsama yung kanyang ginagawang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ni Romy Diaz. Hanggang sa dumating yung sandali na naiuwi ko sa aming bayan, itong 100 sakong bigas, yung mga araw na talagang ramdam mo na ikaw ay pinagpala at ikaw ay makakatulong sa iyong kapwa. At nagpapasalamat ako doon sa mga tumulong sa akin, doon sa nag-repack, doon sa may-ari ng bahay. At nakibudega lang po ako sa kanya kasi wala naman po akong paglalagyan dito sa bahay namin. At pati plastic kinanya na. Siya na rin yung gumastos at saka doon sa mga nag-repack. At yan po ang detalyadong nangyari. Simula nung nagkakilala kami, kinuha ko yung bigas, pinuntahan ko siya, inuwi ko, nirepack namin, ipinamigay namin. Yan po ay totoong nangyari. Kaya naman po, doon sa mga nagsasabi na hindi naman daw po totoo yung mga ipinamimigay ng bigas ni Sir Francis Leo Marcos, yan po, kayo na po ang humusga. Nung araw, marami na rin nagbubulong sa akin, nagsasabi sa akin, si Sir Francis Leo Marcos daw, isa manloloko, manggagancho, bogus, fake news. Yan. So nag-iisip din naman ako, syempre. Ang iniisip ko lang, ano bang mapapala nung tao na to sa akin? Isang ordinaryong komedyante lang ako, isang mahirap na tao, bibigyan niya ng 100 sakong bigas. Magkano yun? Sabi ko, ang laki nun. Walang basta-basta magbibigay sa iyo ng bigas, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na talaga namang ang tao ay hirap na hirap at mga walang trabaho. Wala naman akong nakita sa kanya, kundi kabutihan na kanya mga ginagawa. Pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng bigas at pag-challenge niya doon sa mga mayayaman na dyan siya nagka-problema at alam naman nating lahat dyan na talaga namang napakaraming tinamaan. Ngayong panahon na to, napakasama ng tingin ng ibang tao sa kanya. Kung ano-ano sinasabi,
masasakit para sa isang tao na tumutulong sa kanyang kapwa. Ang tanong ko, kaibigan, Bashers, talaga bang kilala mo si Sir Francis Leo Marcos? Or baka naman nasagap mo lang ang chismis na yan? Ako kaya ko sinasabi to kasi personal ko siyang nakilala at personal niya akong tinulungan. Tapo tayo at sa hindi, tayo pong mga tao, lahat po tayo makasalanan. At lahat po tayo ay may panahon at may pagkakataon na magbago at maituwid kung ano man mga mali nating nagawa, lalong-lalo na sa ating kapwa. Tingnan na lang po natin sana ay yung pong mga kabutihan na mga ginagawa ng ating mga kapwa. Ngayon, kung yung pong tao talaga ay may mga kasalanan sa batas na po natin yan ipaubaya. Ano po? Kasi may batas po tayo na dapat po natin sundin. Kung talagang si Sir Francis Leo Marcos ay may kasalanan, yan naman po ay kayang-kaya niyang sagutin sa kanyang sariling salita. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, o hindi kung kanino man tao, kundi doon po sa tao na inaakusahan po natin kahit hindi naman natin siya masyadong kilalang nalubos. Kaya po sa inyo lahat, mga kapwa ko Pilipino, maraming maraming salamat po. Doon po sa mga hindi naniniwala kay Sir Francis at doon po sa naniniwala kay Sir Francis, sana po ay tayo magkaisa na po. Huwag na po sana tayo magpukulan ng kung ano-ano mang dumi sa ating mga muka. Ipagpaubaya na lang po natin sa batas ang lahat pong nangyayaring ito. May batas po tayo na mas may higit na nalalaman kaysa sa ating lahat. Huwag na po tayo makisawsaw. Ang isipin na lang po natin, ito pong ating pinagdadaanan na talaga naman pong napakahirap at tayo pong lahat ay umaasa sa ating buong may kapal na tayo po ay kanyang matutulungan at matatapos po itong ating pinagdadaanan na pandemya, gutom, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Pangulo ng ating Pilipinas, ang Ama ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po tayong lahat at mamatay ka ng COVID ka. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe everyone. Mahal po kayo ni Romy. Maraming salamat po.